Good morning po sa ating mga ka-homepage at ang inyong lingkod ay si Dr. Elaine Eusebio Galvez at narito po tayo sa New Era University. Kailangan nating malaman ano ba ang proseso, ano ba ang dapat gawin, paano ba ang screening para sa isang tao na kung siya ba ay magiging karapat-dapat sa pagdo-donate ng dugo. At malalaman din natin kung ba ano ang mga benepisyo na makukuha ng isang tao kung siya po ay magdo-donate ng dugo. Step 1 po, of course, ang general registration. Kung saan po ay pagdating ng mga magdo-donate, ay mag-fill up kagad sila ng kanilang registration form at sila ay dapat magpa-register dito sa ganitong station para po makontrol natin ang lahat ng mga nagdo-donate ng dugo. Para kapanayamin si Cherry. Magdo-donate siya ng dugo sa pagkakataon ito. Cherry, alamin natin kung ikaw ay pwedeng mag-donate ng dugo. May mga screening na gagawin, hindi ba? So mamaya ay titignan natin kung ikaw ay qualified at makakapasa ka sa pagdo-donate ng iyong dugo. Bakit ka? Ba't mo gusto mag-donate ng dugo? Gusto ko lang kung makatulong sa mga nangangailangan pa natin. So maraming salamat, Cherry. So pupunta tayo sa susunod na station para alamin natin kung ikaw ay qualified, ha? Next po natin, sa vital nyo po. Pupunta po kayo ng vital signs po yun. Kasama natin si Zenny. Oo, sa social service, ano? Ano ba ang ideal weight nila? Usually po ang kailangan po 50 kilograms above po. Pag below po that, hindi na po siya qualified. Ay, yung ating donor kanina si Cherry, sapat ba yung kanyang weight? Ay, opo, 62 kilograms. Ah, 62. So, pasok na pasok. Opo. Pwede siyang mag-donate. Sa pagkakataon ko ay kinukuna ng kanyang blood pressure si Cherry, no? Sapagkat kailangan malaman natin kung siya rin ay qualified ang kanyang BP. Normally, siya ay qualified dahil siya ay 19 years old, tama ang kanyang timbang. Sa ganitong edad, ang kanyang BP ay 110 over 70. So tama, pasok yan. Sapagkat yan ay normal, hindi siya hypotensive at hindi rin siya hypertensive. So tamang-tama lang. Cherry, at this point, ikaw naman ay i-evaluate ng medical doctor, no? Para malaman kung ikaw ba'y may mga sakit o kaya kung tama ang kondisyon ng iyong pangangatawan para makapag-donate ka ng dugo. So, titignan nila yung iyong physical exam ka at kukunan ka ng history para malaman kung ikaw ay nagkaroon ng previous na sakit, ano ba yung mga naging sakit mo, at kung ikaw ay karapat-dapat makapag-donate ng dugo. Tama? Sige. Punta tayo sa doktor. Si Jonathan, no? Isa siyang registered medical technologist. So, anong proseso na itong ginagawa natin, Jonathan? After po nung makapasa po sa doctor sa screening, the second evaluation po natin is magkakaroon po sila ng registration tapos i-check po natin yung hemoglobin nila. Pag once na pumasa po sila sa hemoglobin, that's the time po na i-bid na po natin. Sige. Nandito na tayo sa proseso kung saan kukuna na yung kanyang hemoglobin count, no? Importante kasi yan dahil kailangan alam natin kung siya ay anemic o kaya naman baka sobrang pula ng kanyang dugo. Tama? Yes. 42.4 po yung hemoglobin niya. Bali, qualified po kayong mag-donate. Ang normal ay between 12.5 to 18. To 18. So pasok. Pasok si Cherry. Qualified mag-donate. Salamat. Cherry, ano ba yung unang naramdaman mo nung ikaw ay kinukuha na ng dugo? Yung unang turok ko nung karayom, parang langgam lang talaga. Tapos wala na. Hindi ko nga po kalayong may lumalabas na pala na dugo. Kinakabahan ka ba? Noong una po, pero ngayon wala na. Wala na. So, napaka-komportable naman ni Cherry, kaya parang wala lang, o parang nakahiga lang siya. At meron siyang stress ball. Ano ba yun, Kuya Neil? Ito po yung stress ball para po mas mabilis yung flow ng blood tsaka maiwasan natin yung pagmamanhid. Ah, tama. Kasi baka mamanhid, so kailangan may movement, ano? Para din yung circulation mas maganda.
Ang Dugo ay Buhay at ito'y napakahalagang proyekto na makapagsasagip at makapaglilikas ng maraming mga tao na nangangailangan ng dugo. Kaya naman po, kami po sa Daily Health sa homepage ay kaisa sa mga ganitong proyekto na talagang nakakatulong para po makapagligtas ng buhay ng marami nating kababayan kapag kinakailangan. Ako po ang inyong lingkod, si Dra. Elaine Eusebio Galvez para po sa Daily Health. At sana po ay nakapaghatid kami sa inyo ng isang inspiring na proyekto para sa ating lahat. At sa susunod, kayo naman po ay inaasahan namin na kayo rin ay magdo-donate ng inyong dugo para po makatulong tayo na makapagsagip sa mga buhay ng mga nangangailangan. Maraming salamat po.